sa ulo ng mga maiinit na balita. Pamahalang lungsod ng Baguio, pinaghahanda ng pagdating ng bakuna kontra COVID-19. Construction workers sa Pampanga, patay matapos mabaril ng pulis at mapagkamalang hold-upper. Pagpresenta sa media ng mga suspect, paglabag nga ba sa karapatang pantao? Mahigit 100 nagsipagtapos sa TESDA, binigyan ng tulong ng pamahalang lungsod ng Kandon, Ilocos Sur. At mga paraan para maiwasan ang pagkulubot ng balat, alamin. From the studio of RNG Resort, this is Resort Headlines. Patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng COVID-19 sa Baguio City. Pinaghahanda naman ng pamahalang lungsod ang pagdating ng mga COVID-19 vaccines. Narito ang report. Noong bisperas ng bagong taon, dumagsa ang mga residente sa palengke ng Baguio. Tila di alintan ng ilan ang pangambang dala ng COVID-19. Iba't ibang naging diskarte para maiwasan ang sakit. Parang walang COVID. Bakit po? Siksikan. Parang normal lang din. Hindi po ba kayo natatakot? Ano yung nararamdaman nyo? Kanya-kanyang ingat na lang siguro. Natakot, syempre buntis pa ako. Buntis po kayo. Oh. Ingat na lang din po, tas iwas din sa mga umuubo. Simula noong Mayo ng nakaraang taon hanggang ngayon, nasa 3,587 na ang bilang ng COVID-19 cases sa lungsod ng Baguio. 5.23% ang positivity rate dahil umano sa agresibong contact tracing, RT-PCR testing. Pero kumpara raw noong mga nakaraang buwan, bumababa na ang trend ng COVID-19 kada araw. Pinangangambahan lang ng pamahalang lungsod ang bagong variant ng COVID-19 mula sa UK. Kaya ngayon pa lang ay naghahanap na sila ng paraan para makakuha ng COVID-19 vaccines. 3 weeks ago, I am already in talks with a global company that is willing to provide us 10,000 doses. It's just a matter of going through the process and talking with the foundation that's going to help us acquire these vaccines. Last weekend, I'm again in talks with a group of businessmen, the city of Baguio, or of the city of Baguio, and they're willing to shoulder or to donate 50% of their requirement. Kukuha na rin ang mga freezer kung saan ilalagay ang mga bakuna. We will prepare for the arrival of the vaccine, and that is the reason why at this early stage we have already ordered the freezers for us to be able to store properly this vaccine para hindi po siya masayang. We are acquiring 3 types of freezers. One that can store vaccines at the temperature of -2, -8. Another freezer for -20 to -40, and the last one, the third one, that can store -40 to -80. Kasama sa pilot testing ng mga bakuna ang Baguio, 20-30% ng populasyon ng target bakunahan. Unang babakunahan ang mga nagtatrabaho sa ospital, frontliners, senior citizens, at exposed sa maraming tao. Malungkot na bagong taon ang sumalubong sa isang pamilya sa Pampanga. Patay ang kanilang kaanak matapos itong mabaril ng isang pulis na pagkamalan itong hold-upper. Magbabalita si Gracie Rutaw. Lubos ang pagdadalamhati ng pamilya Pineda sa pagkamatay ng kaanak nilang si Federico Pineda. Napatay si Federico matapos siyang barilin dahil napagkamalang hold-upper ng mga pulis Sabado ng gabi. During po ng drug net operation, meron pong bigla pong sumulpot doon po sa
area malapit doon sa incident na same description po nung suspect po natin. Ang masaklap pa, kagagaling lang ni Federico sa 7th birthday ng anak na bunso at inihatid lang ang bisitang tiyuhin malapit sa Sabungan kung saan naman namata ang pumasok ang suspect sa pagnanakaw sa internet shop. Flinagdown siya, however, yung kan po natin is nag-evade po siya at dinisregard niya po yung patrol officer po natin. Nagkaroon po ng nagkahabulan po sila. Well, yung patrolman po natin is nasa motorcycle po, when he drew his firearm, accidentally po ma'am is nakalibit niya. And ayan po yun ma'am, yung kan natin is, yung victim po natin is tinamaan. Ngayon nakatakbo pa po yung kapatid ko dun sa bahay ng biyanan niya. Sinabi niya sa tiyuhin ko na may tama daw, binaril daw po siya. Nakita po nila yung mga pulis doon sa pinangyarihan kung saan siya binaril. Nadinig po ng tiyuhin ko, sabi nung pulis na nakaparil sa kanya, nandito yung suspect, sabi niya ganun. Narinig po yun ng tiyuhin ko, may tama na, sabi niya. Sabi, nung pagkadinig ng tiyuhin ko yun, hindi yun ang hinahanap nyo, pamangkin namin yung binaril nyo. Iniutos ni Pampanga Governor Dennis Pineda na kaagad ikulong at disarmahan ng pulis na kinilalang si Patrolman Ephraim Ramirez. Kaninang umaga, ininquest na si Patrolman Ramirez para sa kasong homicide. Gracie Rutao para sa Luzon Headlines. Humihingi ng karagdagang makinarya ang mamagsasaka ng tabako sa Ilocos Sur. Ang buong detalye, hatid ni Nicel Benitez. Para mapag-usapan ang mga bagay na makakatulong sa mga magsasaka dito sa siyudad ng Kandon, naganap ang Tobacco Industry Forum sa pamamagitan ng tulong mula sa mga kawani ng National Tobacco Administration, National Federation of Tobacco-Based Association and Cooperatives, na ang pangunahing bisita sa nasabing aktibidad ay si Department of Agriculture Secretary William Dar. Dito isinuwalat ni Cesario Gapatan, presidente ng NAFTAC Kandon City Chapter, kay Secretary Dar ang mga pangunahing kailangan ng mga tobacco farmers. At isa na dito ang karagdagang makinarya para sa pagsasaka. Alaan man na ito ng bundaway ng mga parang, mga presentar, kadagiti concern tayo ng agmulmulay kitabako iti segundo distrito. Number one, tapnon ti kasta barbareng, kada gito'y matlaag at mapatgan. Request that all farmers be provided with safe seedling for improved top Virginia Tobacco. Number two, expand the coverage of the NTA assistance on the distribution of farm machineries and equipment needed by the farmers. Expansion of the coverage of tobacco contract growing system, TCDS, of the NT to include the LPI 4, LPI 1, maadyan hat na naikabil dito yung ako, iraman tayo man na LP2. Agad naman itong inaksyonan ni Secretary Dar para sa progreso ng industriya ng tabako. Ang daming tulong galing national government, LDUs, provincial, city or municipal, tulong-tulong yan. So, dapat progresibo at modern ang ating pagsusumikap na pag-develop na ang tobacco industry. Now, narinig ko kanina yung isang problema na natin. Of course, I also knew this when I was still staying in Santa Maria. Dahil tayo awali na po ti kaykayo na mausar, na agpugon. And so, siguro sa board, karamihan dun sa ating step ay yung solar powered
flue curing barns ang ibibigay na natin sa mga tobacco farmers. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ni na DA Regional Director Nestor Dumenden, NTA Board of Director Chupilo Quintal, Santa Maria Municipal Mayor Brigido Camarillo Jr. at iba pang stakeholders ng tabako sa probinsya ng Ilocos Sur. Bukod pa dito, naipamahagi din ang mga iba't ibang klase ng agriculture support at machineries para sa mga magsasaka. Michelle Benitez, nagbabalita mula dito sa probinsya ng Ilocos Sur. Susunod, pagpresenta sa media ng mga suspect, paglabag nga ba sa karapatang pantao? Alamin sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Warm greetings. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is now accepting applications for the local resident membership. Be a local resident member and you and your dependents, namely your spouse, unmarried sons less than 26 years old, and unmarried daughters can enjoy these benefits and privileges. The offer shall be made exclusively to Filipino citizens who are bona fide residents of Baguio City or Benguet for the past 5 years, of legal age and of good moral character, and who will meet the application requirements for local resident membership as follows. The applicant shall pay the required local resident membership fee as follows. Avail of a lifetime membership. Be a local resident member. Hurry! Limited slots available. For inquiries, please call our membership office at 074-619-2050-260, Local 3, or email us at member_relations@bcc.com.ph. PG Home Builders? Oh, okay to ah. Tawagan ko nga. 0956-443-7080. Hello, good morning. PG Home Builders po. Ah, PG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Ah, yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TG Home Builders. At i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, yes, ano sir? Yung mga product and services nyo dito? Sir, bali sa TG Home Builders po, marami po kaming varieties po ng products po namin. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Ayun, kompletong-kompleto. Kitang-kita ko nga dito sa kanilang physical store lahat ng mga pwede kong hanapin nandito na. And of course, itsura pa lang, quality na. Yes po, sir. Yun okay. Po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatibid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. Sir, okay na po yung mga order nyo. I-deliver na po namin ha. Wow! Thank you very much, TG Homes. Ayan, eto na yung chandelier ko, guys. Imagine,
In the comfort of my own home, meron na akong chandelier, lahat ng interior and exterior home finishing products matatagpuan nyo dito. You can build a house into a home. TG Homes, thank you very much! TG Home Builders, we turn houses into homes! Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. May mga pagkakataong ipinipresenta sa media ang mga suspect. Ang tanong, ito ba ay paglabag sa karapatang pantao? Alamin yan sa Ikaw at ang Batas. To Mr. Rob Ocampo, who sent a question, ang sinasabi niya, tama ba na ang mga kapulisan natin ay nag-represent sa media ng mga suspect na naaresto sa paggawa ng krimen? So, ang sagot po natin dyan ay doon sa memo circular ni dating PNP Chief Jesus Versosa ay dated October 7, 2008. Sinabi niya na dapat ang mga kapulisan natin ay hindi mag-present ng mga suspects doon sa media pag sila ay nakahuli ng taong allegedly gumawa ng krimen. According to that memo circular of PNP Chief Versosa, this is a violation of the presumption of innocence ng isang tao. Kasi parang ginajudge mo na eh. Yung pagpresenta doon sa firing line, yun ang tawag niya noon. Ano yung firing line? Yung naka-semicircle ang ating mga kapatid sa media, nakatutok ang camera, at pinipresenta yung isang tao, merong nakalagay sa t-shirt niya, detainee, at ina-announce na nahuli na namin yung gumawa ng krimen na ito. Eh sabi niya, that is a violation of the constitutional presumption of innocence ng mga suspects. Dapat igalang yan ng ating mga kapulisan. Of course, ito ay inadapt ni former PNP chief din, Oscar Albayalde, nung kanyang kapanahunan. And what is the probable liability of a police officer or a law enforcer? Hindi lang naman police ang gumagawa nito, parang NBI or other agencies like PDEA. Kung merong mang liability, merong administrative liability, and this is considered as a human right violation ng Commission on Human Rights if they accept a complaint about this. This is a violation of a Republic Act which condemns, which penalizes the violation of constitutional rights of the accused. At ang sino mang police officer na gumawa nito, pwedeng makulong, pwedeng ma-dismiss from the service, at pwedeng ma-imposan ng other penalties by the courts, assuming that there is a complaint against them. Binigyang tulong ng pamahalang lungsod ng Kandon ang mga nagsipagtapos sa TESDA. Narito ang kwento. Nabigyan ng starter kits ang mga nagsipagtapos ng mga kurso sa TESDA mula sa Barangay Bugnay, Kandon City, Ilocos Sur.
Ang mga skills training na ito ay inisyatibo ng lokal na pamahalaan at ni Deputy Speaker Christine Singson. Ayon kay TESDA Provincial Director Socorro Galanto, napili ang Barangay Bugnay na pangunahing benepisyaryo ng ahensya kung saan mahigit 100 individual na dating sumuporta sa NPA ang natulungan. Kunakmanan ululitin mi apo nga, da kayumat nga, dapay ti gagar na, ken, kaya namat nga maikkan apo iti napintas nga programa ti gobyerno, alalukuyin da kayo amin. Ta, da ito apo ket open for all. Ken oray kunakmanan, oray iti kakabsat tayo nga, da dito'y ayan iti media apo no kaya yumat nga ma-avail da ito'y nga programa. Open mat kinyayo di jay, encourage mat. Ang mga skills training ay kinabibilangan ng masonry, carpentry, backyard gardening at kung paano gumawa ng organic fertilizer. Ang nasabing distribution ng starter kits para sa mga benepisyaryo ay pinangunahan ni Candon City Mayor Erickson Singson. Ayon sa kanya, makakatulong ito para magamit ang kanilang natutunan at magamit din kung sakaling magtayo sila ng sariling negosyo para may pagkakitaan para sa kanilang pamilya. Full support kami kadagiti programa ti TESDA, ti DTI, and other national agencies. And of course, iti local government of Candon. Kata adamat iti naitultulong min kadagiti na biktima. Na involved iti da iti na problema at insurgency. Ayon pa kay Mayor Singson, ang mga naibigay sa mga nagsipagtapos ay regalo ng TESDA para may magamit sila lalo na ngayong may pandemya. Laking pasasalamat ng alkalde dahil sa ganitong paraan ay magagabayan ang mga Candonians at maiwasan nila ang mga maling aktibidad. Charmy Bosque, nagbabalita mula dito sa probinsya ng Ilocos Sur. Susunod, diskarte para maiwasan ang pagkulubot ng balat, hatid sa Thanks Doc. Ang kwento sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Hi, I'm Jesse Lasaten. I'm a film composer. Musar gave me a solid foundation in achieving my dreams of becoming a film composer. Organ lessons introduced me to music technology, learning basic skills that helped me get into Berklee College of Music, graduating top of my class, summa cum laude. That very same music foundation that led me to become
one of the multi-awarded film composers in our country. Star brings music closer to your hearts. Paniwala sa iyong galing, abot mo ang bituin, lipad, lipad. Kaya mong lumipad. Let the music take you there. The star will take you everywhere. Ang skin hatid sa Thanks Doc ang mga kaparaanan para wrinkles ay maiwasan. Isa sa pinakaayaw natin ang magmukhang matanda nang dahil sa pagkulubot ng ating mga balat. Pero dahil we are just but human, hindi talaga maiiwasan ang mga paglabas ng mga ito. Two causes ng aging is intrinsic and extrinsic factors. Yan. So pag sinabing intrinsic, yun yung genetics natin. Like at the age of 25, nagsistart na tayong mag-decrease ng collagen formation. So talagang by the age 25 and above, unti-unti na tayong nag-age. And then for the external factors, yun na yung may kinalaman yung lifestyle, yung ating stress. Lahat ng yun nagko-cause kasi ng oxidative stress sa mga cells natin. So, sinisira din ng oxidative stress ang ating collagen and ang ating elastin. Hindi man maiiwasan, pwede namang pigilan at gumawa ng paraan para signs of aging hindi agad mag-appear. We are all built to age. Parang dun pa lang sa DNA natin, nakaprogram na yan na masisira yung cells natin. So lahat tayo talaga mag-age. We can age gracefully, sabi nga nila. So ang prevention natin is to decrease all the oxidative stress. So number one dyan, yung sunlight. So kapag na-expose tayo sa araw, yung elastin and collagen natin nasisira din through oxidative stress due sa radiation. And then number two is smoking. So yung mga naninigarilyo, mas meron din silang oxidative stress that destroys the collagen fibers. And then yung moisturization dapat lagi para at least plump yung skin natin. And then drink lots of water. Also exercise, kasi nakaka-decrease din yan ng stress. At the same time, it also improves blood circulation and para dun sa skin natin. And also, we can also decrease alcohol intake kasi ganun din, stress pa din yun. And may oxidative stress pa rin siya, sinisira pa rin niya yung ating collagen. So basically, lahat ng mga for prevention, dapat i-prevent natin yung oxidation ng ating cells. And don't worry mga ka-rangers, sa mga mahigpit ang budget at ayaw ng gumastos para sa mga mahal na mga procedures to hide those wrinkles, may mga home remedies naman. So, meron tayong mga magagamit sa ating mga bahay na pwede nating apply sa face para ma-decrease natin yung aging. So number one, pwede yung aloe vera. Madami yan dito sa Baguio. Yung aloe vera gel, pwede nyo gawing mask. So yung aloe vera mismo, nagsistimulate din yung collagen formation. At the same time, yung mga fine lines, nawawala din yan. And then ito, lagi din meron na dessert, bananas. Yung bananas, pwede rin gawing imasha. And then, ilagay din sa face for 15 to 20 minutes. And then,
gagawin din siyang mask para maibabad siya. Marami kasi itong antioxidants. And then, meron din tayong mga vitamin C. So, ang sources natin yan is yung lemon. Hindi direct na ilalagay yung lemon ha. So, you can mix it with honey para hindi naman din siya overly drying. Ang maganda dun sa citrus fruits, pwede siyang mag-lighten din ng mga pekas. So, yung mga sunspots, malalighten din siya. So, mas nakakabata din siya. At the same time, potent pa rin siya na antioxidant. And also, you can use yogurt. Yung yogurt, masarap na siyang kainin. Maganda rin siya ilagay dun sa skin. Ang maganda doon, may probiotics siya for healthier skin. And then, meron na rin siyang lactic acid, which is a mild exfoliant. So, lalabas yung younger and newer skin natin. And pwede rin yung olive oil. Kahit na hindi natin siya ilagay sa pasta, pwede rin natin siyang ilagay sa face din natin. Ibabad lang din natin, like for 10 minutes. Maganda siyang pang-hydrate and also full of antioxidants din siya. Tapos ito, very very common sa mga mommies namin dati, which is egg white. So nilalagay siya parang mask. Very common. So nakikita naman natin yung benefits niya na magandang for moisturization because it has collagen. So lahat ng yan pwede natin gawin, lalo na sa mga mommies na nasa bahay. Pwede niyang gawin yan once a week. Aging is inevitable. Pero hindi naman ibig sabihin nito, hahayaan natin itong maging visible. Okay, number one pa rin is live a healthy life. So kung ano yung kinakain natin, anong ginagawa natin will affect the skin. So dapat iwas stress, matulog ng maaga, inom ng maraming tubig, and bawal ang smoking tsaka bawas ng alcohol. Age gracefully, take care of yourself, and be beautifully happy. Gracia P. para sa Luzon Headlines. Makibahagi sa aming pagbabalita, magpadala ng kwento na may kalakip na litrato o video at ipadala ito sa aming Sumbungan ng Bayan RNG Luzon Facebook page. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat. At muli, magandang araw po sa ating lahat.